Isang magandang araw sa bawat isa. Ito ang pagpapatuloy ng ating aralin sa ating asignaturang Filipino. Ngayon, ang videong ito ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang una ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng baligtasan, pangalawa, hudyat, at pangatlo, masasagawa tayo ng ating gawain. Ang verso na may kinalaman sa ating talakayan ngayon ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagsasaga hanggang wakas. Sinasabi lang nito na ang tunay na pag-ibig ay marapat na ganito, na kung ito ay totoo, talagang ito ay nakapaghihintay, hindi puno lamang ng galit, at talagang dapat ito ay nagagalak sa katotohanan. Kaya dapat sa panahon nyo ngayon, kailangan, di ba kayo ay nasa panahon ng dapat kayo ay nag-aaral. Ngayon, dapat tayo ay magalak sa katotohanan kung tayo man ay papasok sa o tayo man ay papasok sa isang relasyon, kailangan makikita natin na ito ay tapat o makatotohanan o hindi naglilihim. Ngayon, tungo naman tayo. May ipapanood ako sa inyong video at ang pamagat nito ay mahal ko o mahal ko. Ngayon, maaari mo bang sagutin ito? Sino ang iyong pipiliin? Ang mahal mo pero hindi ka mahal? O nagmamahal sa'yo ngunit hindi mo naman mahal? Ngunit mamaya natin yan sasagutin. Sagutin mo ito pagkatapos mong panoorin yung video at isulat mo sa kwaderno at ipasa sa aking messenger account. Baby.
Ngayon, balikan natin yung ating katanungan. Maaari mong i-post yung ating video at sagutin mo ito sa iyong kwaderno. Sino ang iyong pipiliin, ang mahal mo pero hindi ka mahal, o ang nagmamahal sa iyo ngunit hindi mo naman mahal? Ngayon, tungo na tayo doon sa ating tatalakay ngayong paksa. Tingnan natin. Ito ay patungkol sa balagtasan. Kapag sinabing balagtasan, ayon kay Ligaya Tiangson Rubin, ito ay isang pagtatalo ng dalawang makata hinggil sa isang paksa. Ibig sabihin, may mga nagtatalo ngunit sa paraang patula, formang patula. At ang kanilang pinagtatalunan ay hinggil sa isang paksa. Ngayon, yung terminong balagtasan, ito ay mula dun sa pangalan ni Francisco Balagtas bilang pagkilala o bilang pag-alala sa kanyang kaarawan. Kapag sinabing balagtasan, mayroong dalawang nagtatalo o magkasalungat ang pananaw. Ito sila. At yung nasa gitna naman, ito yung tagapamagitan. Siya yung magbabalanse ng mga sinasabing mga pananaw ng dalawang magkasalungat. Kapag ang tagapamagitan ay lalaki, ang tawag sa kanya ay lakandiwa. Kapag naman ang tagapamagitan ay babae, ang tawag sa kanya ay lakambini. Ngayon, nung ika-6 ng Abril taong 1924, doon naganap ang kauna-unahang balagtasan. At si Jose Corazon de Jesus ang tinaguri ang kauna-unahang hari ng balagtasan. Ngayon, may babasahin tayong isang balagtasan, isang pyesa ng balagtasan. Ang pamagat nito ay Bulaklak ng Lahing Kalinis-Linisan ni Jose Corazon de Jesus at Florentino T. Colliantes. Ngayon, ang nabanggit lamang doon na nagtatalo o yung mga maaring sangkot na tauhan ay mayroon dong lakandiwa at yung dalawang nagtatalo o nagtatagisan ay yung paru-paro at bubuyog at may pinagtatalunan sila ang isang kampupot o bulaklak. Ngayon, ang pangyayari dito ay si paru-paro at si bubuyog, sila ay nagtatalo kung sino ang dapat piliin ni kampupot o ng bulaklak dahil parehas silang umibig dito. Ngayon, sabi ni paru-paro, dapat ako ang ibigin mo dahil sabay tayong lumaki. Sabi naman ni Bubuyog, dapat ako dahil nung unang kita ko pa lamang sa iyo ay napaibig na ako. Ngayon, nagtatalo yung dalawa at sabi nung lakandiwa, wag na silang mag-away. Ang gawin na lamang nila ay paghatian nila si Kampupot. Ngayon, bandang huli, sabi ni Kampupot ay hindi na kailangan itong gawin dahil wala naman siyang napili sa dalawa. Dahil ang tunay na mahal niya ay yung ulan, yung araw, at iba pa at hindi sila iyon. Kaya walang nanalo o walang napili si Kampupot sa dalawa kay Paru-paro at Bubuyog. Ngayon, sa iyong kwaderno, maaari mo bang sagutan ito? Ano ang pinagtatalunan ni Nabubuyog at Paru-paro sa baligtasan? Pangalawa, ano ang gampanin ni Lakandiwa sa pagtatalo ni Nabubuyog at Paru-paro? Pangatlo, paano naisip na solusyonan ang pagtatalo ng dalawang karakter? Pang-apat, paano pinatunayan ni Bubuyog ang pag-ibig niya kay Kampupot? Paano naman pinatunayan ni Paru-paro na nakahihigit ang kanyang pag-ibig? At panghuli, ano ang revelasyon ni Kampupot hinggil sa kanyang damdamin kina Bubuyog at Paru-paro? Maaari mong i-post yung ating video upang mas mabasa mo pa yung ating katanungan.
Ngayon, kapag tayo ay nagbibigay ng opinion, kailangan gumamit tayo ng mga salita upang hindi natin maaaring masaktan o maaaring ma-offend yung kausap natin kapag tayo ay nagpapahayag ng ating opinion. Ito yung mga hudyat o yung parang gagamitin mo sa bandang unahan kapag ikaw ay bago mo sabihin ang iyong opinion. Kapag sumasang-ayon tayo, di ba dalawa lang naman yan kapag tayo ay nagbabahagi ng opinion, maaaring sumasang-ayon ka o hindi sumasang-ayon. Una, kapag sumasang-ayon, maaaring mo itong gamitin sa iyong pagpapahayag ng iyong opinion. Sa aking palagay, sa palagay ko, sa pananaw ko, sumasang-ayon ako, sinususugan ko, tama iyan, kasiya. Naniniwala ako na akong sinusuportahan ko, walang pagdududa, masasabi kong. Kapag naman hindi sumasang-ayon, maaari mo itong gamitin. Hindi ako sumasang-ayon, hindi ako naniniwala. Tutol ako, tinututulan ko. Mali iyan, kasiya. Sa kabilang banda, maaaring tama, ngunit mayroon akong kasalungat na opinion, hindi ako kumbinsido. Pagkatapos masabihin yung iyong opinion, marapat na may kasunod itong patunay para mapagtibay yung opinion mo. Maaari ka magsaliksik ng mga datos o ng mga pag-aaral upang suportahan yung sinabi mong opinion dahil kailangan talaga mapapatunayan natin na totoo o ito ay magpapatibay mismo ng bisa ng iyong opinion. Ayun lamang ang ating aralin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig.